is Teacher Wen. Welcome to my YouTube channel. Ang topic natin para sa araw na ito ay addition and subtraction of fraction. Ito ay competency ng grade 6. Yes, pero pinili kong simulan siya dun sa addition and subtraction of fraction through illustration. Kasi last time may nagtanong na teacher sa akin, ano daw bang magandang intervention sa mga bata niya na hindi maintindihan ang fraction. Para feeling ko kasi, para maintindihan ng bata ang isang bagay, kailangan mo siyang ipaintindi sa, kumbaga sa kanyang pinagmulan. Or ibig sabihin, kailangan mo ng illustration, kailangan nakikita nila, kailangan nararamdaman nila. Ayun, hindi basta nagbigay tayo ng rule, tapos ganitong gagawin, ganun, hindi talaga nila yan ma-appreciate. So that is why in this topic, hindi ko man siya maipakita in actual, but in illustration, ipapakita ko kung paano ina-add and sinusubtract and fraction, and I hope makatulong ito dun sa nagtanong sa akin kung paano palalalimin ang understanding ng bata sa addition and subtraction of fraction. Ang gagawin natin ngayon is mag-add tayo and magsusubtract ng fraction through visualization. So, ibig sabihin, gagamit tayo ng mga illustration dito, hindi tayo gagamit ng rule. Ayan. So, ngayon, basahin natin yung una. This one is problem type muna tayo para mas maintindihan nyo. Arlene baked a cake. She gave 1/2 slice to Lani and 1/4 slice to Wen. How much cake was left? Yung cake natin ay isa. Tama? Babawasan mo yun ng kalahati dahil yun yung ibibigay mo kay Lani. Babawasan mo yun ng 1/4 kasi yun yung ibibigay mo kay Wen. Ang tanong, ilan na lang ang para kay Arlene? O ilan na lang yung matitira? So kung kanino man yung ibibigay yun, gano'n na lang yung kalaki. So, i-visualize natin. Okay, gumawa tayo dito ng bilog. Halimbawa, bilog yung ating cake. Ngayon, ayan. Ang gagawin natin, nag-drawing uli ako ng isa pang bilog dito. And ito yung hahati-hatiin natin para mas makita nyo yung itsura. Ayan. Ngayon, hinati na natin yung cake. Yung isang part dyan bibigay ni Arlene kay Lani. Ayan. So, ito yon. So, yan ay para na kay Lani. So, na kay Lani na yan. So, kalahati na lang yung natira sa kanya, yung white part. Yun yung natira. Ngayon, ang gagawin natin, ayan, kukunin naman natin yung 1/4. So, paano naman natin i-represent yung 1/4? So, syempre, ayan, ito yung 1/4 ng cake, diba? Ayan. So, parang ganyan lang siya. Ayan yung kalahati, ito yung 1/4. So, ngayon, ayan, i-block natin uli yan. So, yung white, yun ang natira sa kay Arlene. So, ayan, nasagot na natin ang ating katanungan. So, ibig sabihin, 1 minus 1/2 minus 1/4 is equal to 1/4. Okay, so yun yung answer natin. So, nasagot natin siya through visualization. Sa susunod nating halimbawa, hindi na tayo problem type, pero same pa rin ang gagawin natin. Pero syempre, medyo nahihirapan akong gumamit ng circle. So, this time, gagamit tayo ng rectangle. Medyo mahirap kasi para sa akin yung gumamit ng circle. So, heto tayo. 1/2 plus 1/8. Kumuha tayo ng isang buo. Ngayon, ano ba ang itsura ng 1/2? Okay? Ang itsura ng 1/2 ay ganito. Kung meron kang isang buong ganyan, heto yung 1/2. Okay? Hinati mo siya sa dalawa. So, mamaya, ipapakita ko sa inyo kapag shinada na natin. So, sa ngayon, wag muna tayong mag-shade. Okay? Ngayon naman, kukopihin natin to. At ipapakita ko naman sa inyo ang itsura ng 1/8. Okay? So, sa 1/8 naman, hahatiin mo yan siya sa 8. So, sa ngayon, wala pa ang itsura ng 1/2 at 1/8. So, hahatiin lang natin siya sa 8. Depende sa iyo kung paano mo siyang paraan gustong hatiin sa 8. Okay? Pero ako, hahatiin ko siya ng ganitong paraan. So, ipagpalagay natin na ito ay hating-hati ng pantay-pantay. Ayan. So, ayan na po tayo. Ayan. So, ang gagawin natin is kukopihin ko uli ito. Ayan. Para dun sa ating answer. Ayan. So, ganito po yan. So, paano mo ngayon i-represent ang 1/2? Siyempre, ito yung 1/2. Okay? Ngayon, paano mo naman i-represent ang 1/8? Ito naman ngayon yung 1/8. Kumuha ka ng kahit saan dyan. Kumuha ka ng isa. Okay, 1/2 plus 1/8. So, dito, paano mong i-represent si 1/2?
Diba, ito yung 1 half, ito yung kalahati. Ngayon, si 1/8 ay isang piraso or isang, kumbaga dito nung biniyak mo siya sa 8, isang party siya. Okay? So, yan. So, ngayon, ilan naman ngayon yung naiwan o ilang part yung naiwan? Okay? So, papakita natin dito. Ito ay 1 half. Okay? Yes, that is 1 half. Pag inad mo siya sa 1/8. Okay? So, this is 1/8. Okay? 1 half, 1/8. Okay, ngayon dito, ang ginawa natin dito is pinagsama natin siya. So, hinati natin to sa 8. So, yung kalahati niyan, ito yung kalahati niyan, di ba? Sa kalahati, may apat na part kang nakuha dyan. So, para mas makita nyo, ibahin natin yung kulay. May apat na part ka dyan na nakuha. Ayan. So, 1/2. So, para mas makita natin. Ayan. So, ito yung mga nakuha mo. So, ilan yan? 1, 2, 3, 4. And then, panglima ito. So, ilang part yung nangyari after mong i-shade yung 1/2 tsaka yung 1/8 dun sa ating rectangle. So, dito meron tayong 5. Okay? So, we have 5. Okay? So, 5 part na yon. Ngayon, ilan yung part sa kabuuan nung hinati mo siya sa 8? Hindi ba? 8. So, that is 5/8. So, ibig sabihin, ayan, 1/2 + 1/8 is 5/8. I hope na ipaliwanag ko siya ng maayos. Ayan. So, mag-proceed tayo sa ating pangatlong halimbawa. Ayan. So, sa pangatlong halimbawa natin, again, gumamit tayong muli ng, ayan, rectangle. Kasi mas gamay ko ang gumamit ng rectangle than gumamit tayo ng square. Okay, so rectangle. And then, lalagyan natin yan ng line. Ayan. So, assuming na lang na kaya ko siyang hatiin. Pero this time, ang gagawin ko, ayan na, ipapakita ko sa inyo. Ayan, hatiin na natin siya kaagad saan? Hatiin na natin siya kaagad sa 8. Since kaya ko namang ipakita ang 3/4 dyan. Ayan. So, assume na lang natin na yung aking pagkakahati ay maayos na maayos at pantay na pantay. Kasi medyo mahirap maghati dito sa paint. So, ngayon, ipapakita ko sa inyo ang itsura ng 3/4. So, ito yung 3/4. Yes, that is 3/4. So, ngayon, ito yung 3/4 niya. Babawasan natin ngayon siya ng 2/8. Okay? Para maibawas mo yung 2/8, kailangan alam mo muna ang itsura ng 2/8. So, ang gagawin natin, ipapakita ko sa inyo yung itsura ng 2/8. Okay? So, again, mag-drawing ulit tayo ng katulad nito, pero mas maganda kung i-copy na lang natin. And then, tatanggalin ko yung ibang kulay. Ayan. So, ngayon, i-visualize naman natin kung ano ngayon ang itsura ng 2/8. So, kapag sinabi mong 2/8, yan yung 2/8. Okay, this is 3/4 kahit na hinati ko siya sa 8 kasi 3/4 is equivalent to 6/8. So, since kung i-disregard natin tong linya na to sa gitna na naka horizontal. Okay, i-disregard natin yan. Huwag nating pansinin. Hatiyan sa 4. Okay? 3/4. Okay? Nung kabuuan. Ngayon, eto naman ngayon yung 2/8. Okay? Dalawang parte nung kabuuan. Ngayon, ito, ibabawas mo ngayon siya dito. So, paano mo ngayon ibabawas ito dito? Okay? So, simple lang. Okay, copyhin uli natin para mas ma-i-represent natin ng maayos. Okay, para dito tayo. Okay, ngayon ang gagawin natin, tatanggalin natin uli yung itong part na ito dito. Okay, kung itong part na ito yung shenadan ko, tanggalin natin dito. Okay, ngayon, ilan na lang yung natira? Ayan, magandang tanong. Okay, so ito ngayon ay 3/4. So, gamit tayo ng ibang kulay. So, ito ay 3/4. Ayan. Okay, 3/4. Okay, ito yung unang part niya. 1, 2, pangatlong part. Okay, sa kabuuan, ilan sila? Okay, 3/4. Okay? Okay? Ayan.
yung first part, second part, third part, 3/4, okay? Okay, tapos dito naman, ito naman, hinati mo sa 8. So, isa, dalawa. Okay, 1, 2. So, ibig sabihin, ito ay 2. And then, itong lahat na to yung titingnan natin, ayan. Ayan, 8 yan. So, ibig sabihin, 2 over 8 ngayon yan. So, isusubtract mo si 2 over 8 kay 3/4. Ilan na lang yung natira? Okay, so dahil ilan to? Ilang part to? 4 na part yan. So, ibig sabihin, yan ay 4 over, ilan lahat to? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, that is 4 over 8. Ang 4 over 8 ay ano? Yes, kitang-kita mo naman dun sa illustration na kalahati yung nakuha. Okay? Kalahati. Kasi ilan yan sa lahat? Diba yan ay 8. Ilan yung may shade? 4. Okay? Kalahati ng 8, yung 4. Okay? So, ibig sabihin, kalahati or 1/2. Okay? So, in short, 3/4 - 2/8 = 1/2. Salamat sa panonood ng aking video lesson. Natutunan nyo ba? Ipagpahumanhin ko medyo magulo ang aking pagkakadiscuss kasi ginawa ko siya on the spot. Pero in-expect ko na yung pag-i-illustrate ng fraction ay napag-aralan na sa mga lower grades kaya hindi na natin binusising maiki. Hanggang sa muli!